A teacher affects eternity. Kasabihan lang yon. Kasabihan na pinatunayan ng panahon at kasaysayan. Sa dinami-dami ba naman ang profesyong mapagpipilian? Doktor, abogado, engineer, nurse, o maging ang simpleng magtataho, parlorista at tricycle driver, lahat yon dumaan sa isang guro. Hindi ko na matandaan kung ilan ang mga naging guro ko. Pero meron isang tumatak sa isip ko. Yung teacher ko sa biology. Si Ma'am Perlita Santos. Sino bang makakalimot sa kanya? Eh tinalo pa si Miss Tapia ng school kukol. Sa sobrang pagkatero, tingin ko sa kanya eh parang buhaya. Sa anumang oras, sasagpangin ka na walang kalaban-laban. Class, get one up crosswise. Number one question. Ganon si Ma'am Santos. Lagi may sorpresa. Kung paano siya pumasok ng natataranta. Dahil laging 5 minutes late. Gusto niya mataranta ka rin sa surprise quiz. Carlos, wala ba kayong supply? Angela, dalawa yung plancha namin sa bahay. Iperam ko sa iyo yung isa. Pati ba noon personal grooming ng estudyante? Pinakikialaman pa. Magaling naman siya sa subject niya. Minsan nga lang, parang running. Bigla na lang natutulala. At pag may mai, nag-ingay. Nang babato ng eraser. Wala naman kaming alam tungkol kay Ma'am. Maliban sa abuda na siya. At may isang alam. Hindi lang naman ako ang kasal sa kanya. Marami kami. Pakiramdam namin kasi eh, sobra na siya kung may masin. Gaya na lang nung umabsent ako ng 4 na araw. Napaaway kasi ako. Ayoko pumasok na may black eye. Carlos, remain after class. Lagot. Sigurado alam na ni Ma'am ang nangyari. At sigurado, lalabas na naman yung pangil niya. Isama na ang sungay at buntot. Bukod sa pagagalitan ako, babantaan pa ako na bibigyan ng low grade sa character education. Makahulugan ang titik sa akin ni Ma'am. Di ko maipaliwanag. Matamlay siya nung hapon na yun. Carlos, I want you to go with me after class. Saan po, Ma'am? Sa bahay namin. Nagtataka naman, pero di ako nagtanong pa. Nasa isip ko na baka magpapatulong siya magkuha ng libro bilang parusa sa mga kalokohan ko. Pagdating sa bahay nila, may nadatnan ako nakahiga sa papa ko ng tiyon. Halos ka edad ko, pero nakaiba siya. Carlos, sa CH, ang ano ko, meron siyang cerebral palsy. At ang kailangan niya, makadepende sa akin. Hindi niya kaya ang sarili niya. Nabigla ako sa akin na tumulasan. Nagbago ko sa isang iglap ang tingin ko kay Ma'am.
Kaya pala, lagi siyang nagmamadali sa pag-uwi. Kaya pala, lagi siyang 5 minutes late. Kaya pala, minsan nakatingin siya sa malayo. Nang mga oras na yun, naging instant hero sa paningin ko si Ma'am. Sa kabila ng kanyang sundarali at dalahin sa buhay, nagagawa pa ni Ma'am na pansinin ang mga kakulangan ng mga sudyante niya. Sa kabila ng obligasyon sa trabaho, nagagawa niya ang trabaho sa para niya. Carlos, ang pangarap ko sa anak ko, kahit kailan hindi na magtutupad. Pero ang pangarap ko para sa inyo, ang mga batang inuubog ko, pwede ko para sa akin. Ngunit ko lamang na-realize, mali pala ang impression ko kay Mom. Ngayon, malayo na ang narating. Hindi ko alam kung nasana si Mom. Pero sa puso at isipan ko, mananatili siyang magandang halimbawa at mabuting karanasan.